Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlog. Sana nasa mabuti kayong kalagay at sana hindi kayo isa sa mga broken-hearted kuno. Dahil itong si Taylor Swift, nag-skip siya kasi dapat, I think this year or next year, magko-concert siya. Aba, ang dami na pinagsasabi ng mga kababayan natin. Kasi hindi nila alam ang dela kung bakit. Ang dahilan kung bakit na-skip si Taylor Swift ay yung venue po. Hindi kasi kaya ng, or baka, I think may concert si Bruno Mars eh, sa Philippine Arena. Kaya makakabalik di umano si Taylor Swift sa Pilipinas o makakapunta, makaka-concert sa taon 2053. Ilan taon na ba si Taylor Swift ngayon? 33 years old. So, i-plus yun na lang yun. 1990 sa pinanganak eh. 63 na siya pupunta rito. Pero ano lang yan, parang sour grape lang yung mga kababayan natin. Ano yung mga kababayan ko? Dapat siguro, hindi sa pag-ano, hindi ako nationalist or ano ha. Tangkiliki natin ang sariling atin. Ano ba yung OPM mga kababayan ko? Diba? Yung mga kababayan natin, kapwa natin, mga Pilipino, yun ang dapat suportahan natin. Ang problema kasi, this is a free country. K-pop lalo na, naku, grabe ang Pilipino. Pag ang pupunta rito, lalo na BTS. Pag, nagpunta na ba rito BTS? Yes. Wala kasi yung alam dyan sa mga K-pop na yan eh. O meron pa. Sino ba? Si Madonna dati po, ang nangyari dyan, mga year 1990s ata o na year 2000s, ang sabi niya hindi siya raw pupunta sa Manila in the, sa Philippines kasi magulo daw. O in 2000s, after a decade o baka dalawang dekada ata yon, pumunta rin siya 2016. Kaya lang yung ticket po, Diyos ko, 50 mil mga kababayan ko sa harapan. Talaga ang mga Pilipino no, may Hindi ko malamo kung naghihirap tayo o ano. Sa bagay, baka ipon nila yan. Yung kay Taylor Swift ata, malaki rin ang presyo kung matutuloy. Ang problema lang kasi, walang venue. May gagamit na eh. Kaya, nag-skip muna siya. Eh, marami naman siyang hindi pupuntahan na bansa sa Asia eh. Hindi lang Pilipinas. Eh, huwag kayong maging napaka-sour grapes yun naman. Huwag naman gano'n eh. Opinion ko ito mga babayan ko ha. O may nagsasabi, ang OA naman, mema dito, wala ngang venue nga eh, di ba? Walang venue mga kababayan. Tapos may nagsabi pa rito na ano, corrupt government officials are known worldwide. Ayun, sinabi rin ng manager niya, corrupt daw. Hindi niya binanggit kung anong bansa yung mga kababayan ko. Oh, kayo kasi, nag-a-assume kayo na, ay hindi, venue ang problema mga kababayan ko. O kaya, ang dami heartbroken. May isa nagsabi na, ika-cancel ko muna yung Instagram ko sa account ni Taylor Swift. Ibabalik ko lang pag pumunta siya rito. O tinan mo, anong klaseng kalokohan mga kababayan ko. Marami, sige na nga, kung gusto niyo talaga mga foreign artists, eh, wala tayong magagawa. Yun ang choice nyo, yun ang karapatan nyo. Yung Coldplay, pumunta na rito. I think si Lady Gaga, pumunta ba rito o napunta na rito. Si Bruno Mars, ay, okay lang yan eh, kasi half Filipino yun eh, tsaka half American eh. Puerto Rican yan eh. Half Puerto Rican, half Filipino. The problem is, parang ayaw na maging Pilipino eh. Sabagay, nasa Amerika nakatira ang mga kababayan ko. Huwag tayong masyadong, ano, mga broken hearted. O baka may mga ibang darating pa dyan, mga kababayan ko na pagkakataon. O baka, malay nyo, 2053, pumunta na si Taylor Swift. O 63 na siya, mga kababayan ko. Si Madonna nga, pumunta rito, 50 anyos na eh. O, kumita pa rin yung concert niya, mga kababayan ko. Kaya, huwag kayong masyadong, ano, huwag masyadong OA. Ha? Supportahan natin ang, ano, ang OPM. Diba? Diyos ko, sa mga radio station niya eh. Halos mga foreign ang mga FM mga station. Siguro mga 10% na tinutugtog ng mga Pilipino natin, mga OPM natin. May batas tayo kailangan magpatugtog ng Pilipino music. Ha? Siguro, 20. Ah, kada araw. Eh kasi natatalon tayo ng mga foreign ano eh. Sabagay, depend. Yun ang choice ng mga kababayan natin. Gusto nila foreign.
Eh ako naman gusto ko rin ang mga foreign, pero siyempre selective ako. Gusto ko talaga mga OPM na sila Rico Puno, sila Haji, The Company, mga ganyan, di ba? Sila Sharon Cuneta. Sa bagay, karapatan niya yan, hindi ko kayo mapipigil . Pera niyo yan . Pag pupunta kayo sa concert ni, kung matutuloy ang concert ni Taylor Swift, I think 50 or 60,000 ang ticket. Laki ng halaga, mga kababayan ko. At least, siguro inipon niyo yan, pero yun talaga . Yun ang pinili niyo . Abangin niyo lang, pag nag-63 si Taylor Swift, kaya sabi nila, naghihirap kami, pero may pambili ng ticket. Ay, karapatan nila yung mga babayan ko. Shoutout tayo mga babayan ko, ha. Ang first honor natin, ako, sino kaya first honor natin? Ito, hindi ko na pa first honor. Si Rebs SK Jamming Vlog. Ang pangalawa, si Eldon SK Vlog, Ati Ruby Vlog, Cherry Papoy's Adventure, Oxystab, Doc Juday, Charlene Mendrano. Nakauwi ka na ba, Charlene? Welcome back, ha. And then si Mamalin Official, si Michi Tiger Field TV, si Jean Blog Official, Amlena Blog, Jane Barona Blog, Tess Sabala, sino to? Si Nanay Eva TV, Mayang Blogs, si A Heart Purple, Junito Marinado, Mayra T. Sanchez, Angie of San Francisco, Cavitec, Lemur Official Kabarter, and then si Rhea May Perolino, Rudy Reyes, Edwin De Guzman, Perdi Albino, Tony Marsan, Chaps de la Cruz, Arlene Vlogs, The Wiggy and Diesel, Easy Mix Vlogs, Evelyn Official, Jubilin Official Vlog, Jalian Saudi Arabia, Daria Licarte ng Israel, Sunshark, Alma Cuisine, si Evelyn Urase, si Tess Paduli ng mga kababayan ko. O, si Kabitik, okay na, no? Ito mga kababayan ng ating, ang ating buod, ha. Mga kababayan ko, huwag masyado tayong overacting naman, na, hindi lang pupunta yung foreign artist, ang dami ng Cheche Boreche, . Wala ngang venue, mga kababayan ko, ha? Kasi malaking artist to, worldwide, pero di mo kilala masyado si Taylor Swift, . Ano bang mga kanta niyan? Di ba? Ano ba, country music singer ba yan? Tangkilikin natin, siguro, okay na sa akin si Bruno Mars, Pilipino yung mga kababayan ko, tsaka yung mga iba natin mga artist, ang ginagawa ng mga artist natin dito sa Pilipinas, sila nagpupunta sa abroad, baligtad na . Dapat suportahan natin sila rito pag may concert sila rito. At yung mga foreign band naman, dito naman nagpupunta. Dapat ang kikita, yung mga OPM, yung mga sarili natin kababayan, mga singers. Kaya lang, meron tayong kasabihan . Freedom of choice. Karapatan natin kung sinong gusto natin mag-concert dito at magbabayad naman tayo. Pero bakit ganun? Ang mahal ng ticket. Ano ba yung dating concert nun? Nakalimutan. Alam ko si Madonna nga . 50,000 or 60,000 pesos . Doon ka lang sa harapan . And then yung pinakamura, 5,000. Malaki pa rin mga kababayan ko. Ganun talaga mga Pilipino. Mga flexible yan . Kaya karapatan nila yan. Hayaan mo na lang. Pero ako OPM pa rin ako. Kaya lang, may mga foreign na gusto ko rin, mga foreign singers, gusto ko rin mga luma. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Nasa bahay naman ako ng aking ate. Palipat-lipat ako . Salamat po, ingat. Bye.